Magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong laging pagsubaybay at pagsuporta sa mga video ang ina-upload natin. At kung bago lang po kayo sa ating channel, click nyo po yung subscribe button. So mag-ayos po tayo ngayon ng electric pan. So check upin natin yung problema. Lagay po natin sa number 3. Okay po siya. Walang problema. Zero. Ito yung switch ng oscillator niya, yung movement ng left and right. Kahit hindi ba naka-switch, gumagalaw na siya yung movement, yung left and right. So kahit patayin natin, switch on natin, parehas lang din. So ayusin po natin itong oscillator switch niya. Okay, i-unplug na natin. So kailangan baklasin po natin itong ilalim ng electric pan para makita po natin yung parts dun sa oscillator switch niya. So una, tanggalin natin ito. Yan. Susunod, tanggalin po natin yung mga screw niya. Ibutin lang po natin itong dalawang selector niya, yung plastic. Okay. Yan. Yan po. So, ang susunod, check upin po natin, continuity test. So, di bale, pag ganitong position, naka-off. So, test natin. Meron siyang kunting resistance. At pansinin po ninyo, gumagalaw siya ng konti. Yan. Meron siyang kunting resistance. Tapos, pag ilan naman natin, yan, unposition na yan. Yan, okay po siya. Yan. Ulit, dun sa off position, off. Meron po siyang kunting resistance. Yan. Gumagalaw po yung multimeter natin. Pumapalo siya ng konti. So, siguro nabasa, mayroong kwan sa loob. So, bubuksan po natin. Buksan po natin ito. Meron po siyang dalawang, ay apat na lock sa dalawa, tatlo, apat. So, kailangan i-usli lang natin siya ng konti para mabuksan natin. Meron siya kasing lock dyan. So, dahan-dahan. Kaya po siya. Ang problema po siya, ayan, marami po siyang corrosion. Ayan. Yung mga grasa na inilagay nila, yun yung nagkokos. At saka, mapapansin din natin, meron siyang tubig-tubig, basa. Siguro naulanan sa labas to. Ayan. So, ang remedy nyo, ito lilinisan lang. Tapos, i-sprayan ko siya. Ayan guys, spray. Linisan lang natin. Tapos, may tubig na siya. Ayan lang natin para
Okay, so naibalik na natin ngayon. Testingin natin. Nasa off position siya. Dapat ang mangyayari, pag tinest natin, wala siyang resistance. Hindi gagalaw yung multimeter natin, yung metro niya. Okay. Okay, testingin natin. Okay. Hindi po kagaya kanina, meron po siyang kunting resistance. Ngayon, okay na. Hindi siya gumagalaw. Okay, so ilipat natin sa on position. Ayan. Naka-on position na siya ngayon. Dapat papalo ngayon yung metro natin. Ayan. Umalo na po siya. Okay na po itong switch natin. I-reassemble lang natin para matesting na natin. Okay, so ibalik na natin yung mga screw niya. Okay, tapos na po. So ilalagay na po natin yung mga switch lever. Yan, ganyan. Okay, tapos sa kabila. Yan. Testingin natin. Okay, servoin po natin ngayon. Nandyan po siya sa off position itong oscillator niya. Oscillator switch. So ilagay natin sa number 3. Pansinin po natin. Okay po siya. Hindi kagaya kanina. Gumagalaw na kaagad yung oscillator movement ng left and right. So ngayon, switch po natin ang fan. Ayan. Gumagalaw na po ngayon yung oscillator niya. Natin yung problema dito sa oscillator switch ng Samsung rectangle nito. Okay, kung meron po kayong katanungan sa pag-ayos ng electric fan, mag-comment lang po kayo sa baba at sa abot ng ating mga kaya, sasagutin po natin ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ito po muli ang J-Networks.